Excuse me. 7 years old na bata, Miguel ka ang sabi dito Rosa dinala. Ako ang ina niya. Ah, sandali lang po ha. Lalaki po ano? Oo. Sumunod po kayo sa akin. Siya po ba ang anak nyo? Siya nga. Miguel. Miguel, nandito na si Mama. Na-CT scan na po siya at wala naman pong bleeding sa ulo. Nilagyan lang namin ng benda ang sugat niya at hinihintay na magising. Miguel, nandito na si Mama. Bakit ka nagkaganyan? Gumising ka na. Sige na, anak. Miguel, gumising ka na. Nandito na ako. Miguel, Jennifer, gumising ka na. Nandito Jennifer, na si Miguel na ba yan? Jennifer, anak, si Miguel na ba yan? Ano raw ang nangyari sa kanya? Miguel? Miguel? Doktor, gusto kong makita ang detalye ng kondisyon ng bata. Nasaan ang ER head o yung director? Wala ba sila? Ikaw, hanapin mo. Sige pa. Ako si Minister, at Special Director for Disaster Measures. Miguel... Jennifer, uminom ka muna. Salamat. Sana tinawagan mo muna ako para nakumpirma ko kagad kung nandito na si Miguel. Ganun pa man, may iba nang gumawa nun. At paano naman nila makikita kung hindi nila siya kilala? Ako rin kasi, maraming ginagawang trabaho ngayon. Patawarin mo ako, ha? Pasensya ka na. Yung director dito, alam mo na sigurong sinabi niya. Wala naman daw sila nakita sa CT scan niya. Kaya huwag ka na mag-alala at gagaling na rin siya kagad. Jennifer. Hmm? Si Miguel. Gising na siya. Gumagalaw ang mga mata niya. Miguel? 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 Mama? Nakikilala mo ba ako? Miguel! Maraming salamat. Salamat at buhay ka, anak ko. Miguel, nandito rin ako para sa'yo. Kaya mo yan, Miguel. Miguel! Ano nangyari sa operasyon? Namatay ba siya? Kaya nga sinabi ko huwag niyang gawin eh. Nasaan na si Dr. Harvey ngayon? Doctor's quarters. Maayos sana ang lahat kung hindi lang ako.
Ipinanganak na sakitin. Patawarin mo ako, Papa. Doktor, ang mga mata ko, please ipadonate mo sa iba. Kahit sa parang yun, mabuhay pa rin ako at makakita. Harvey Lee. Harvey Lee. Alam ko na andiyan ka. Harvey Lee. Andrew, paalam na sa'yo. Sana mapatawad mo ako. Hindi kita nailigtas. Kahit na sarili ko siyang anak, hindi ko siya matingnan dahil sa itsura niya. Paano niyang nagawa yun sa katawan ng anak ko? Walang iya siya. Isa yan sa dahilan kaya nagtatanggal ako ng tao. Sinabihan lang kasi ako ni Bayaw na matalino at magaling na tao si Harvey Lee. Pero tulad siya ng isang bomba na bigla na lang sumasabog. Hindi na siya dapat bigyan ng pagkakataon. Ang isang katulad niya, hindi dapat pinapapasok sa ospital na to. Hindi ako papayag na ibalik pa siya rito. Auntie, inabutan yung buhay pa kanina si Andrew dahil kay Dr. Harvey, kaya huwag naman kayong pero ganyan. Pero tingnan mo ngayon ang itsura niya. Ayoko makita siya ng ganon. Auntie, kung si Andrew nakita ng ibang doktor na walang pagpapahalaga sa buhay, sa tingin niyo mababawasan ang sakit sa pagkawala niya? Ano? Hindi nagtatagal ang buhay ng tulad niyang may muscle disease. At alam niyo namang matagal nang nasa hukay ang isang paa niya. Pero ganon pa man, si Dr. Harvey Lee pa rin na tumulong sa kanya. Nagkataon lang talaga na oras na ni Andrew. Pero dapat nga magpasalamat kayo kay Dr. Harvey imbes na magalit kayo sa kanya. Julia, paano mo nasasabi yan? Nakita mo naman siya. Nangyari yun kasi sinikap niyang iligtas si Andrew. Isa siyang demonyo! Walang iya siya talagang tao! Kaya nga namatay ang pinsan mo. Ba't magpapasalamat ka sa taong hindi mailigtas ang iba? Kasalanan kong lahat. Ako ang dahilan kung bakit may ganun siyang sakit. Bayaw! Uncle! Uncle! Julia! Tumigil ka na sa pakikialam. Wala kayong pakialam sa buhay ko. Tama rin ang pagre-rebelde mo! Anong gusto mo mangyari? Hindi ko palalampasin ang ginawa niyang surgery. Malpractice ang ginawa niyang yun. That's murder! Wala kayong karapatang magsalita ng ganyan. Julia! Julia! Kayong dalawa ni Director, anong relasyon niyo? Si Director Park, ang taong hindi mo gustong maging katulad ko, siya ba ang papa mo? Wala kang pakialam sa bagay na yon. Sabihin mo nga sa akin, kaya ka ba umiiwas sa tuwing na pag-uusapan natin ang tungkol sa papa mo? Nakikita mo ba siya sa akin? Kaya mo ba ako hiniwalayan? Kasi noong araw, kahit na nahihirapan na si Papa sa pagiging laging depressed ni Mama, siya pa rin ang asawa niya at isa siyang kilalang doktor.
Napahiya siya ng husto nung nagtangka magpakamatay ang mama ko. Natakot siya na mapagbintangan na siya ang dahilan ng pagpapakamatay ni mama. At baka mabunyag ang totoong dahilan. At dahil doon, nalagay sa peligro reputasyon niya dahil sa mga chismis. Unti-unti niyang inabandon ang mama ko. Pati na rin ako. Eh ikaw, inabandon na mo rin ang fellow mo. Natatakot na baka mabunyag ang pagkakamali mo. Nag-aalala na baka biglang bumagsak ang reputasyon mo, nagpapanggap at nagsisinungaling. Julia, hindi ko itatanggi ang sinabi mo. Pero hindi ako tulad ni Director Park. Alam mo, alam ko na ang pipiliin ng lalaking masyadong ambisyoso. Ayoko na maulit ang pag-aabandon na sa akin. Tama na yung naranasan ko yun sa buhay ko. Hindi pa siya bumibisita dito. Alam naman niyang may arrhythmia ang mama niya. Ngayon ko rin lang siya nakitang ganito kaapektado. Balita ko lahat naman ng surgeons dumadaan sa ganyan. At saka, akala ko matatag siya. Ito kasi ang una niyang table death. Ah... Salamat. Ah, Captain Choi, nakausap ko yung doktor na tumingin sa kanya dito. Bukod daw sa pagkakaputol ng binti ni Sonia, may malubha rin daw sakit ang anak mo. Ano? Meron din siyang arteritis takayaso na madalas nakikita sa mga babae. Lumiliit ang arteries niya sa puso. At dahilan to para mamaga ang kanyang aorta. Paano? Pwede siyang operahan, di ba? Sa ngayon, baka hindi pa pwede yon. Grabe kasi ang aortic complications niya at nakita nilang may sepsis din siya. Mahihirapan na mag-o-opera dahil sa mga komplikasyon. At wala rin silang doktor dito na kayang gumawa ng ganong operasyon. Ang ibig sabihin ba nun, hihintay na lang nilang mamatay ang anak ko dito? Hindi naman sa ganon. Ganon lang nga mangyayari. Wala naman silang ginagawa eh. Ang akala ko, sinundan niya ang mama niya sa isang kamag-anak kaya hindi ako nag-alala sa kanya. Kung alam ko lang na nanood siya ng concert. Kung alam ko lang na nasa solpa siya. Nailigtas ko ibang tao, lalong-lalo ng anak ko. Hindi sana naputulong binti niya. Pero hindi ko kayang sabay-sabay gawin yun. Ano na ngayon ang pwede kong gawin para sa kanya, ha? Pakiusap. Tulungan niyo naman ako. Hindi ko kayang makita siyang ganito. Kung nandito lang si Dr. Harvey, baka may magawa sana siya. Ha? Wala pa ba dito si Dr. Harvey Lee? Ha? Eh kasi wala na siya sa Mire Hospital. Sa ngayon, hindi ko alam. Oo, tama. Nandun siya. Nandun. Kasi sabi niya may ooperahan daw siya ron. Yung anak ng presidente ng hospital, binalik siya doon at binuksan ang operating room para doon niya gawin ang operasyon doon sa bata. Kaya nandun si Dr. Harvey. Totoo ba yun? Oo. Nandun talaga siya. Hindi naman tititigan lang ni Dr. Harvey ang anak ko. Thank you.
Romeo? Juliet? Patay na ba kayo? Naubusan na kasi ako ng pagkain kaya hindi ko na kayo napapakain. Kung hindi ko kayo kayang iligtas, paano pa kaya ang tao? Mabuti pa, itapon ko na kayo. Doktor! Doktor Harvey! Ano ba? Bakit ka ba rin kakaganyan? Doktor! Ano bang gusto mong gawin sa mga insektong to? Napapabayaan ko na kasi sila. Malapit na silang mamatay ng dahil sa akin, kaya itatapon ko na lang. Bakit naging kasalanan mo yun? Kinuha mong lahat para sa kanila. Kung ganun nga, sana naligtas ko sila. Patay na sila. Kung ililigtas mo ang lahat, dapat sana, Diyos ka at hindi isang doktor. Mula noon hanggang ngayon, maling-mali talaga ako. Wala akong abilidad na magligtas ng tao. Matigas ang ulo ko at sobrang makasarili. Hinangad kong mag-opera para sa pansarili kong kapakanan. Nagpapanggap na maging isang doktor na hindi alam ang sarili kong kakayahan. Lalo ko lang siyang pinahirapan. Tama lang na umalis ako dahil sa dami ng mga pagkakamaling nagawa ko. Dahil sa akin. Nang dahil yun sa akin. Kung inayos ko lang mabuti ang pagsusutri ko, siguro buhay pa siya, di ba? Siguro, kung sinaction ko pa sana ng mas mabuti yun, marahil sa ngayon, nasa recovery room ng batang yun. Bakit naman naging kasalanan mo? Kung ganun, bakit naging kasalanan mo rin? Tumahimik ka. Hindi mo na dapat malaman. Bakit ginagawa mo ang mga bagay nito para mag-alala ka? Umalis ka na. Sasalitaan mo lang ba siya? Pwede sa ibang pagkakataon na lang. Kasi mabigat pa ang loob niya sa nangyari. Yun ang pagkakataong wala na talaga magagawa. Bakit kasi ginawa pa niya ang surgery? Magaan kasi sa pakiramdam pag nagligtas ka ng tao. Ngayon ang sama ng nararamdaman ko. Marami ka nang natutunan na magpunta ka ng Seoul. Sa lagay ng sikmura ko, yung nakikita ng mga surgeons na namamatay at nabubuhay, sa tingin ko hindi kakayanin ng sikmura ko yun. Mas gugustuhin ko na rin mamatay. Ngayon naiintindihan ko na rin ang dahilan kung bakit hindi ka humahawak ng emergency surgeries at kung bakit hindi natin dapat gawin ang surgery. Mas naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin. Patawarin mo ako, Dr. Han. Siguro ngayong napunta ng lahat ng sisi kay Dr. Harvey, ako na sana ang pinakamasayang doktor dito. At tahimik lang ang buhay ko. At dahil sa kaya kong pagpasahan ang hangganan ng buhay ng isang tao, siguro sasabihin sa akin na bakit ko gusto maging isang Diyos. At sa pagitan namin ni Dr. Harvey at ako, wala na siguro mas gagaling pa sa amin.
May gusto lang ako linawin, Nurse Julia. Yung pasyenteng namatay ni si Andrew Yu. Yung ruptured artery niya. Narinig kong pinipilit mo na gusto mong ikaw mag-ayos nun. Oo. Kasi ayaw gawin ng intern na kasama ko, kaya sabi ko akong gagawa, ituro lang niya sa akin. May ibang bagay na pwedeng ituro sa iyo, ha? Sa tingin mo ba isa ka ng doktor matapos mong sumunod-sunod sa tunay na doktor, ha? Uy! Bakit ba? Masama ba sinasabi ko? Halika, lumabas na nga muna tayo. Nurse Julia, hindi pa tayo tapos mag-usap, ha? Halika na. Ano ka ba? Hoy, ano ka ba naman? Huwag kang ganyan. Alam mo, anak siya ni Director Park. Talaga? Hmm. Bakit ngayon mo lang sinabi? Lahat ng tao dito alam yun. David, anong gagawin ko ngayon? Nurse Julia, sana naintindihan mo ako. Eh kasi, nag-aalala lang naman ako kasi baka mamaya niyan eh. Matanggal ka sa pagiging nurse mo. Sayang naman, kaya kanina gusto pa kita makausap. Kasi si Dr. Harvey naman na may problema, di ba? May mga bagay kasi pwedeng pagawa sa intern, pero yung ganun kasi... Okay lang yun. Pasensya ka na, sorry. Sana kung pwede pa tayo mag-usap tungkol dun sa... Ikaw lahat yan sa DMAT. Oo, doon. Yun yan, DMAT. Hindi na ako sasama sa DMAT. Pakiramdam ko matatanggalan ako ng lisensya bago pa ako maging doktor. Yung tungkol sa ruptured artery, ako lang may gawa nun. Kung pinabayaan natin siya, patay siya agad. Mabuti na lang naligtas siya at nadala rito. Ngayon, may problema ba kayo? Wala ba talaga kayong magawa sa buhay nyo? Yung mga nag-assist sa surgery, sila pa yung unang tumatakas sa responsibilidad? Ano? Hoy, doktor ng busan. Simula nang hinabol mo yung isang yon, akala mo kung sino ka na. Anong sabi mo? Wala kang pakialam. Wala ka naman palang alam dito. Ang yabang-yabang mo. Ha? Huwag kang dakdak ng kung ano-ano, ha? Para sa amin, may mga limitasyon kami sinusunod ayon sa kakayahan namin. Yung surgery na yon, hindi dapat ginagawa ng orthopedic surgeon ng ganun. Kung nangyari yon, tsak na malaking problema. Lumalabas lang ba ang DMAT para magdeklara ng mga patay? Ang sinasabi ko, wala katuturan na i-appoint ako para doon. Ha? Si Dr. Harvey lang naman talagang problema eh. Tsaka hindi ba nandun naman siya sa site? Bakit pinayagan niya ang orthopedic fellow mong gumawa nun? Isa pa, paano mo malalaman kung hindi pala sa ruptured artery siya namatay? Ano yung sinasabi mo? Yun ang gumamot ng leg ni Andrew. Sabihin niyo sa akin. Ako po ang gumawa nun. Sa pagkakaalam ko, isa ka lang residente. Isa na po akong doktor at may lisensya na, kaya wala pong problema. Hindi yun sa kung may problema ba o wala. Anong ginawa ni Dr. Harvey Lee dun sa site? Kasi nung oras na yun, medyo sumakit ang kamay niya. Medyo sumakit ang kamay niya? Pero kahit masakit ang kamay niya, itinuloy pa rin niya ang surgery? Kung ganun, may kababalaghang nangyayari dito. May hindi talaga tama eh. Dr. Dabnich. Bakit po? Isa akong doktor dito. At kamag-anak na namatayan. Kung gumawa ako ng problema, kaya ko rin lusutan yun, di ba? Pabayaan niyo na si Dr. Harvey! Hirap na kayo tao eh! Anong karapatan na meron kayo para... Isa ka lang, nurse. Bakit ka nakikialam doon? Dahil yan sa kasasama mo kay Dr. Harvey! Gusto mo talagang gayahin ang doktor na yon? Sinadya kong alisin ka sa surgery na ginawa niya, pero pumasok ka pa rin doon at tumulong ka pa! Tigilan niyo na nga yung pag-arte niyo! Mabuti pa, kagalitan niyo na lang ako sa pagkakaligtas ko kay Uncle! No! Ang pinakamamahal mong Mire Medical Group, gusto mong mapasayo lahat to, hindi ba? Bago dinala rito ni Dr. Harvey si Uncle at Andrew, akala mo siguro ikaw na magiging bida na nakaupo sa trono! Huwag mo ko pinagsasalita at pinaghihilalaan ng ganyan! Galit na galit ka kay Dr. Harvey! Kasi isa siyang bomba dito sa ospital? Dahil yun sa krimen na ginawa niyo ni Dr. William, kaya nagagalit kayo! Ayaw niyo kasing malaman ni Dr. Harvey ang buong katotohanan! Kung yun ang dahilan mo, kaya ka malapit kay Dr. Harvey! Lalo ko lang wawasakin ang pagkatao niya, kaya tanda mo yan! Kaya magtigil ka na! O mas gusto mo, panoorin kung paano ko wasakin ang buhay niya! Napakasama niyo talaga! At isa ba? Kayong dalawa ni Dr. Harvey, lumayas na kayo! Lagi niyo na lang akong ginagalit! Bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos! Kayong dalawa ni Dr. Harvey, puro kayo sakit ang ulo para sa akin!
bang alam niya? Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Ang dami nakakakita sa atin. Sa walang nakakakita. Ano bang ginagawa mo sa akin? Pwisit! Aray. Hoy, kung gusto mo umalis sa DMAT, umalis ka sana ng tahimik. Bakit kailangan pa pag-usapan yung ginawa ni Nurse Julia? Nang dahil sa'yo nadamay pa ng husto si Dr. Harvey ngayon. Anong pakialam ko sa kanya? Sino ka ba para sipain ako ng basta-basta? Hoy, ikaw. Tandaan mo, isang intern ka lang, ha? Ah, okay. Sige, sige. Suntok pa. Ano? Gusto mo patayin kita? Eh, di patayin mo ako. Yung isama ako sa DMAT at matabunan ng kung ano-ano, para saan yun? Ha? Gusto kong maging plastic surgeon. Bakit nakikialam ka sa future ko? Alam mo? Isa ka bang magaling at sikat na tao? Tinatanong kita. Upahang trabahador ka rito at representative ako ng Mirai Hospital. Hindi ba dapat ako ang tinatanong mo sa mga dapat mong gawin? Tama ba ang sinabi ko? Ay, ano ka ba naman? Ang ibig ko sabihin? Hindi ba? Tama ang sinabi ko? Sasagutin ko na nga, tumahilig ka nga! Paano? Alam ko naman ang sinasabi mo eh. Pero makikiusap lang ako. Makiusap! Sige na. Ano ba yun? Si Dr. Harvey kasi sobra na siyang depressed. Sana naman, intindihin mo siya kasi hirap siyang bumangon ngayon dahil sa pinagdadaanan niya. Huwag yung sarili mo lang ang iintindihin mo. Tingnan mo rin ang ibang tao. Pareho naman ang intensyon niyo na iligtas yung bata. Bakit? May ayaw bang iligtas yung bata? Ano? Hindi ko naman talaga ginustong sumama sa DMAT. Ay, naku, kailan ka ba magmamature? Sa loob ng kotse mo? Ha? Ang sabi ko, para lumilindol dito! Ayaw mo na talaga sa DMAT? Narinig ko ayaw mo na raw. Ang bilis talaga ng balita, ano? Mas gusto ko yung Dr. David na nakita ko sa surgery room. Ang galing niya talaga ron. Ano bang gusto mo? Yung determinasyon mo iligtas yung batang sinagip ng grupo ng DMAT. Isama mo pa yung madamdamin mong tingin. Gustong-gusto ko yung mga ganon. Sayang naman. Alam ko kasi ang feeling ng mabuhay sa ganong sitwasyon. Kaya gagawin kong lahat para mailigtas sila. Nung niligtas ko ang kaibigan ko si Michael, at yung niligtas kong tao sa airport, totoong punong-puno ng emosyon ang damdamin ko. Kaya lang ano? Hindi ko nakita yun sa libro o nagawa pa kahit kailan. Kaya takot na takot ako. Hindi naman lahat pwede maging si Dr. Harvey. May mga bagay na mas magaling ka kaysa sa kanya. Tulad nga ng sabi mo, mahirap talaga kung mahirap. Alam mo naman na magsabi ng totoo. Si Dr. Harvey, hindi ganun. Hindi siya totoo sa sarili. Sasabihin niya okay kahit hindi. Yun naman ang hindi maganda sa kanya. Buti na lang hindi katulad niya ang ugali ko. Ganyan nga. Dr. David, tama talagang ginawa mo. At sa mga darating na panahon, maging totoo ka lang. Tama yan. Ang cool mo talaga. Gusto mo bang makinig sa mga music ko? Pwede ba? Thank you.
kang busog ejarihan iyudo amneun geu hajeonam gakkeun seum simyeo haru saldeon naege Wow, may music na, may coffee pa at bonfire. Masarap talaga uminom ng coffee pag ganito, no? Diba? Higit pa ron, nagamit ko ang pagiging part-time waitress ko dito. Alam mo, sa totoo lang, nagiging boring ka ng kasama. Kunin mo na to, sumasakit na yung braso ko. Natatanggal na yung kamay ko. Inumin mo na yan. Ayaw mo bang inumin? Pag-depress ang isang tao, tulog lang ang pinakamabuti para doon. Ako na magpapakain sa mga insekto mo. Ako na rin ang bahala sa ICU. Kaya Dok, huwag ka nang mag-alala sa kahit na ano at matulog ka na lang. Okay? Okay? Uy, doktor! Okay lang yan. Harvey Lee, magpakatatag ka. Bakit niyo po ba ako gustong makita? Yung ganitong disaster, tulad ng isang lindol, kailangan talagang bumuo ng team na tutulong sa isang disaster. Yun nga lang sana yung DMAT ng hospital ay maging maayos naman ang pamamalakad. Opo, tama nga po yun. Kung magkakaroon naman ng problema, dapat mapigilan agad ang bagay na yun. Oo nga, yun nga po ang dapat. Tulad kanina, kahit na narin si Dr. Harvey Lee, anong ginawa ng orthopedic resident? Bakit nagkaroon ng pagkakamali doon? Siguro naman sasabihin mo sa akin ang totoong nangyari. Yun po. Gusto mo ba ng chocolate? Alam mo, ang chocolate na ito, mabuti para sa puso kasi dark chocolate. Sa ganitong panahon, mahirap talagang humanap ng ganito. Saan ba ito nabibili? O ito, kumain ka nito. Professor Hazel Kim. Po? Ano po? Hindi po ako professor. Alam mo, Professor Hazel Kim, yung hangan mire, gumuhuna ang building. Kaya ang tanong ko sa'yo, may malilipatan ka bang iba? Yung home health nursing team na binuo namin, kailangan kasi talaga ng isang magaling na nurse na tulad mo. Marami nga may gustong mapasama sa grupong yon. Kaya nga lang, pili lang ang mga sinasali ko doon.
At siya nakikita kong serbisyo mo, bagay na bagay ka para sa team na yon. Si Dr. Lee. Dr. Lee? Sinong Dr. Lee? Yung matangkad na lalaki. Si Dr. Harvey Lee? Opo, siya nga po. Anong tungkol sa kanya? Bigla na lang naging kakaibang kilos niya. Ano nangyari sa'yo sa site kanina? Nanginginig ang mga kamay mo at kakaibang paghinga mo. Nakakapanibago ka. Dahil sa PTSD. Totoo ba yan? Simula nang makita ko yung mga natabunang pasyente sa site, madalas kong nai-imagine yung pasyenteng natabunan sa hanggang mire. Tama na nga. Gamutin natin yan. Gagaling ba ako? Kung hindi ka gumaling, ipagpapatuloy mo pa rin ba ang magiging doktor mo? Kaya mo ba maging doktor? Makakabuti bang isisi na lang sa sakit na yun? O tumigil na lang ako sa pagiging doktor? Ano? Nagsusuot lang naman ako ng doctor's gown sa tuwing nakakakita ako ng mga pasyente. Lahat ng paraan gagawin ko para maligtas lang ang pasyente. Magpapahinga na ako. Sige na. O sige, mamalis kita. Paalam na po. O sige na. Sige po. May PTSD pala siya nung gawin niyang surgery. Nahuli na kita ngayon, Dr. Harvey. Kaya humanta ka. Anong nangyari dito? Yung side rail ng stretcher, hindi mo lang nakalak. Oo, hahawakan ko na lang. Iikot ko tong stretcher, pa-clockwise. O sige, daan-daan. Chief Kang! Kamusta si Miguel? May sugat siya sa ulo pero okay naman siya. Unahin niyo ang anak ni Captain Choi. Doon na lang sa bed 5. Si Miguel, doon na lang sa bed 1. Oh, sige. Maraming salamat, ha? Wala po naman. Chief Kang, okay lang ba si Miguel? Oo. Nasaan si Dr. Harvey? Tungkol doon... Mama? Sa tingin mo ba ginawa ko yung tama? Yung pasyente... Hinayaan ko na lang siyang mamatay. Tama ba yun para sa aming dalawa? Mama, sagutin mo naman ako. Sa halip na matulog ka lang dyan, mas mabuti sigurong sumunod ka na kay Papa. Hoy, Dr. Harvey, tingnan mo nga isang pasyente.
Dr. Harvey, anak ko yung pasyente. Ipakiusap. Kaya niya siguro ako hinahanap. Kasi walang gustong tumingin sa kanya. Pinutol nila ang isang paa niya. May arthritis na kayaso siya at sepsis din. Hindi na ako tumitingin sa pasyente. Dok, makikiusap ako. Iligtas mo naman ang anak ko. Sige na po. Dr. Harvey, anong nangyayari? Yung batang nalunod, ginawa mong lahat para maligtas siya, di ba? Bakit ayaw mong gawin din yun para sa anak ko? Ha? Dahil ba mahirap lang ako? Namimili ka na ba ng gagamutin mo? Ha? Sabi mo sa akin, iligtas natin lahat ng tao. Dr. Harvey, pakiusap, iligtas mo anak ko. Hindi ba't ikaw yung ganung tao? Dr. Harvey, pakiusap, iligtas mo naman ang anak ko. Bakit ginagawa mo to sa akin? Bakit lumalapit ka sa akin na tumaasa ng husto? Kahit nagawin ko pa ngayon ang surgery sa anak mo. Huli na. Mamamatay lang siya. Ate, ang isang ito, para matanggal na si Dr. Harvey dito. At ito ang patunay na tinatanggal mo na siya ngayon din. At ito naman, ang pagpapasuspindi ng medical license niya. Yun ang sinasabi riyan, para maibigyan agad sa ward. Kung paanong naghirap ang anak ko sa kamay niya, gusto kong magdusa rin siya. Malalaman natin ang mangyayari. Maraming salamat. Tapos na po, Doktor. Salamat. Maayos ba ang preliminary check-up niya? Pero kung ganito, gumana kaya ang CT scan? Ano? Ulit ang anak ko. Kahit ulitin ko yung ganun pa rin ang resulta. Unang-una, hindi na niya kakayanin ang massive hemorrhage. At higit sa lahat, wala na rin dugo sa ospital ngayon. Dugo lang ba? Kailangan niya? Kaya kong gawa ng paraan yun, Doc. Hindi maganda ang kondisyon ng mga blood vessels niya. At malala na rin ang kanyang sepsis. Mababa na rin ang kanyang survival rate. Pasensya na. Sana, isipin mong kapatid mo siya o miyembro ng iyong pamilya. Parang awa mo na, tignan mo na ulit siya. Pakiusap naman. Parang awa mo na, iligtas mo naman ang anak ko. Kahit nasabihin kapatid ko po siya, wala na talaga akong magagawa. Pasensya na kayo. Anong gagawin natin ngayon? Paano na ang anak natin? Thank you.
Alam mo yun, di ba? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Para mabuhay ka pa ng matagal. Gusto ko kasing matupad mo ang munting pangarap mo. Patawad. Hindi ko nagawang iligtas ka. Ang taong katulad ko, hindi na babagay na maging doktor. Anong ginagawa mo rito? Sino nagpahintulot sa iyo pumunta ka rito? Patawarin niyo ako. Ayokong marinig ang sasabihin mo! Hindi ko gustong makita ang pagmumukha mo dito! Layas! 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 Lumayas ka dito! Layas! Andrew! Habang nagtatago siya, hinihintay niya mawala yung daga na nakabantay sa kanya. Nagbilang siya ng isa, dalawa, tatlo, tapos ilang segundo nang lumipas. Sa bandang huli, yung Miguel. Daga... Director. Kumusta ka na, Miguel, ha? Alam mo ba kung gaano katagal ka bilib sa mama mo? Kahit nung nawawala ka pa, hindi siya nawawala ng pag-asa. At yung mga pasyente rito, inasikaso pa rin niya. Hindi ba nakakabilib talaga siyang doktor? Natutulog ka ba? Huh? Pasensya na po kayo. Kung sinabi mo agad sa amin, siguro mas maaga natin siyang nahanap. Kaya lang baka mas marami pang bagay ang nawala. Salamat sa iyo. Sa itsura ni Miguel, mabilis siyang gagaling. Kaya magpahinga ka muna. Dahil isang neurosurgeon specialist ang nagsabi noon, panatag na ako. Maraming salamat po. Oo nga pala. Yung tungkol sa DMAT ng ospital, mabuti pa doon tayo sa opisina at mag-usapan natin. Hmm? Sa unang araw pa lang ng DMAT, nagkaroon agad tayo ng problema doon. Inilit raw gawin ni Nurse Julia yung bagay na hindi dapat ginagawa ng isang nurse lang. At yung resident orthopedic ng busa naman, siya raw ang gumawa ng clipping sa ruptured carotid. Hindi siya qualified para doon. Pero ang pinakamalaking problema, walang iba kundi si Dr. Harvey Lee. Natitiyak ko na may PTSD siya. Wala siya sarili noon para manggamot. At higit sa lahat, itinuloy niya ang surgery sa pamangking ko.
At yun ang dahilan kung bakit siya namatay. Director, hindi naman po siguro ganun. Malalaman natin yun pagkatapos ng autopsy. Base sa ginawang aksyon ng resident orthopedic, sa tingin ko magkakaroon tayo ng problema. Pasok. Ah, Director, simula na po ng news ngayon. Ah, sige, panoorin natin ngayon. Magpo kayong dalawa. Mula sa public to private healthcare, kayong una naglulsa sa buong Korea ng DMAT sa Mirai Hospital. Anong dahilan niyo po para doon? Matapos ang nangyaring lindol ng 72 hours sinatawag ng golden time. Ang ibig kong sabihin, sa panahon ngayon ng mga naligtas ng mga pasyente, mabilis na nagagamot at mataas ang rate ng recovery nila. Pero makalipas ang golden time, hindi natin alam. Wala akong magagarantiya. Kahit maliit lang ang medical team namin, ginawa namin ang lahat para matulungan ang mga tao nangangailangan ng emergency treatment. At ang napagpasyahan naming lahat, na kahit na delikado sa labas, kailangan namin pumunta roon para makatulong sa mga kababayan natin. At isa pa, bilang doktor, yun ang tungkulin namin. Ay, sa paglabas ng interview na ginawa ko ngayon, hindi na natin ngayon maaalis ang DMAT. Sa ginawa nung dalawa, hindi ko na kaya magtiwala kay Dr. Harvey Lee at sa residenteng si Daphne Jung. Ay, nako. Oh. Ah, Dr. William Han. Oh. Ano kaya kung ikaw na ang mamuno ng DMAT? Ha? Sa palagay mo? Kung bibigyan niyo pa si Dr. Harvey ng konting panahon, siguradong kaya niya na yon. Ah, hindi na. Pag lumipas ang golden time, wala nang halaga yon at hindi na kailangan pa. Tinatanggap ko na. Ako nang bahala. Sabi nila, may importante pag-uusapan, kaya dapat nandito raw tayo eh. Hindi ko pa rin lang. Makinig kayo lahat. Siguro alam nyo ng lahat ang balita. Oo, tama kayo. Lahat ng naririto ngayon, simula bukas magsisimulang lumabas bilang DMAT member. Ang ibig ba sabihin ng lahat, pati ako yon? Oo. Hindi natin ihinto ang DMAT, tapos magdadagdag pa tayo ng tao? Nasaan si Dr. Harvey? At si Dr. Daphne? Wala silang dalawa rito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako na ang bagong leader ng DMAT. At simula kay Dr. Yu, kakailanganin namin ang tulong nyo. Unti-unti nang bumabalik ang ibang medical staff sa Mirai Hospital. Kaya balak naming unti-unting palawakin ang DMAT. Pagsasamahin ang mga staff sa labas at staff ng ospital. Dalawang team ang magtutulungan sa gagawin natin. Ipapaalala ko lang sa inyo ang mga rule. Mas importante ang procedure kaysa sa magiging resulta. Of course. Kasali rin doon ang gumawa ng procedure na hindi sakop ng license nila at hindi rin papayagan ng kadudadudang procedure. Ang DMAT, nasa ilalim ng aking control. Dapat lahat ng bagay alam ko. Tandaan nyo lagi yan. O sige, tapos na ang meeting natin. Huwag kang aalis, Doktor. Pag umalis ka, ibig sabihin ayaw mo na maging Doktor. Doktor, kung hindi na ikaw ang Doktor, sino na? May iba pa naman dyan. Pinuntahan ko si Andrew at tinanong ko siya. Sabi ko kung galit siya sa'yo. Kung galit siya kasi hindi mo siya naligtas. Ang sagot ni Andrew, nagpapasalamat daw siya kasi hinawakan mo ang kamay niya nung takot na takot siya. Ang sabi pa nga niya,
Nagpapasalamat daw siya sa'yo. Kahit na hindi makakatulong sa kanya ang surgery, hindi mo nalang sinabi sa kanya. Kasi alam niyang may muscle disease siya. Ang sabi pa ni Andrew, nung nangihina ang puso niya, ikaw lang ang nasa tabi niya. Nandoon ka para hawakan ang kamay niya. Naramdaman daw niya yung init ng kamay mo. At sabi niya, maraming salamat. Igilan mo na yung pagsisinungaling. Ang sabi pa ni Andrew, thankful daw siya sa mga magagandang salita na sinabi mo sa kanya. Sa sinabi mong mabuhay siya at makita niya ang sarili niya. Kaya nga raw nagtitiis siya hanggang ngayon, Doktor. Pakiusap, huwag ka nang umalis. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, si Andrew nga yun. Siya mismo nagsabi sa akin ng mga yun. Kung aalis ka ng ganito, sa palagay mo ba, matatahimik si Andrew sa pagkamatay niya? Huwag ka na umalis, Doktor. Pakiusap. Sige na. Parang awa mo na. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis, Doktor. Sige na, please. I'm not afraid.